pinagtutuwang. At halinawa, patuloy na sa banamuling ng inyong paglalakbay, makita ang gantimpala para sa mag-asawa at pamilya na nagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok at hamon sa buhay pag-aasawa at buhay pagpapamilya. Tignan hindi ang kasalukuyang nararamdaman. Tignan hindi ang kasalukuyang naranasan ng hirap sa akin at pag. O kaya ng galit na hinanakit ng selos, ng away at ng iba. Kundi tignan ang bandang dulo ng usaha. Ang tagumpay na hinihintay at hinihintayin mula sa Panginoon. Sa mga mag-asawa o pamilya na nabuhay sa pag-ibig at pagmamahal. Ng desisyon at patayan ng pag-apasya ay nasa kanan ng pag-ibig at pagmamahal. Ang lahat ng gagawin, magkalayuman, ay sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi pag-ibig sa sarili, o hindi pag-ibig sa na magbibigay sa atin ng sariling saya, o sa sariling interest. Ngayon ay ating babasbasan, no, ang nakararaan, yung mga ilang linggo. At ito ay uli sa hingi ng mabagang palasakit at pagpapalang biyaya mula sa Panginoon na walang katapusan at walang hanggan. Kaya sa pagharap po ni Imegan at ni Lester, ay ating sa alang-alang ang malalim na pananampalataya, ang malalim na pagtanggap namin sa Diyos sa ating mga puso bilang Diyos ng pag-ibig at pagmamahal, bilang Diyos na sa atin ay laging tumutuwang, at bilang Diyos na sa atin ay laging gumagabay. Espiritu Santo, sumayin niyo ang Panginoon. Tayong lahat bilang wangis ng Diyos ay tinawag niya upang mabuhay sa pag-ibig at pagmamahal. Dahil kinikilala natin ang Diyos bilang pag-ibig at pagmamahal. Na ipinamalas at walang kaduda-duda sa kanyang pag-aalay ng sarili sa krus. Kaya ang pag-ibig din na Lester at Megan ay magsalamin sa pag-ibig ng Diyos sa walang sawa at walang katapusan na pag-aaray ng sarili kahit mga hulugan ito ng iba yung sakit, hirap, pagod, dalamhati o pagkalumban at pagsasakripisa. Pangangatawanan at paninindigan ang sa pag-ibig at pagmamahalan na nasasalamin sa pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ni Jesus na napapako sa at muli sa buklod ng pag-ibig na ipagsangdibdib na natin ito mga nakaraang araw o lingsan na nag-uugnay sa Diyos at sa atin, kay Lester at Megan, at sa atin
bilang kanyang sambayanan. At subayin niyo ang Panginoon. At subayin niyo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Mabuti sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa pasimula pa na likain ng Diyos ang sanlibutan, kilalang niya silang babae at lalaki. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magkasama sila ng kanyang asawa. At sila'y maging isa. Kaya hindi na sila dawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ang tao. Ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. At Megan at Lester, bilang pag-alaala sa pagtanggap natin ng sakramento ng kasal dito mga nakaraang araw at Linggo kaya. Bye! Hari nawa, lagi natin nilay-nilay ang mga biyaya at pagpapala na hatid niya sa atin. Masahin na iyong pinagtutuwangan. At hari nawa, patuloy na sa bandang huli ng inyong paglalakbay. Makita ang gantimpala para sa mag-asawa kung kami na nagtatagumpay sa lahat ng mga pagsubok at hamon sa buhay pag-aasawa at buhay pagpapamilya. Tignan hindi ang kasalukuyang nararamdaman, tignan hindi ang kasalukuyang naranasan ng hirap, sakit at bago, o kaya ng galit, ng hinanakit, ng selos, ng away at ng iba pa, kundi tignan ang bandang dulo na usahan, ang tagumpay na ating hihintayin mula sa Panginoon, sa mga mag-asawa kong pamilya na nabuhay sa pag-ibig at pagmamahal. Ng desisyon at batayan ng pag-amasya ay nasa kanan ng pag-ibig at pagmamahal. Ng lahat ng gagawain, pagkalayuman ay sa ngalan ng pag-ibig at pagmamahal. Hindi pag-ibig sa sarili o hindi pag-ibig sa na magbibigay sa atin ng sariling saya o sa sariling interest. Kundi pag-ibig na natatago para sa isang asawa at sa isang pamilya. At sa tagumpay ninyo, kung yan din ang panahon, ay bigyan kayo ng Panginoon ng karangalan na magdadala sa inyo sa buhay na wala ng hirap, sa buhay na wala ng sakit, sa buhay na wala ng problema, sa buhay na wala ng away, na di pagkakaintindi, sa buhay na punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos para sa inyo, sa buhay na walang hanggan. At hari nawa, sa isang buhay na ating pinasisimulan, ating kilalanin, no, ang ating mga magulang, ating mga ninong at nina, na tutuwa at gagabay sa ating sina. So, yun po yun. Pinanimanin ko na sila Lester at Megan. Pagkalawan na sila, nasa pagkakamuhay sila sa gisa, kamangasa, ito sa pagkakamit ang buhay na walang parikan. At ang ganyan din naman, pag inapati mo sa matusot naman sa isina ito, ay pag inawangis mo, sa iyo sa pag-ibig, wala man yung matapad. At sinunod namin sa pamagitan ng Diyos ay pang inalipa sa wala ka. Okay. Ito ulit. Megan. Muli ko pinatalibago. Muli ko pinatalibago. Aming sumpa. Sa iyo. Sa iyo. Sa harap ng sambayanan. Sa harap ng sambayanan. At ng Diyos. At ng Diyos. Ito mga nakaraang araw at linggo. Ito mga nakaraang araw at linggo. Nakailanman. Nakailanman. Hindi kita. Hindi kita. Pag. Pag. Ano? Kakaksident. Wow! Memoryado pa niya. Isot mo. Isot mo. At pakaingatan. Pakaingatan. Ang singsing na ito. Ang singsing na ito. Natanda. Natanda. Nakipag-ibig. Nakipag-ibig. At katapatan. Katapatan. Sa iyo. Sa iyo. Sa ngala ng Ama, sa ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Lester, muli ko pinapanibago ang aking sumpa sa iyo at sa harap ng Diyos at ng sambayanan. Ilang araw at linggo na nakararaan. Nakailan may hindi kita pagtataksilan. Suot mo at pakaingatan ang sigsiri na siyang tanda ng ipag-ibig at katapatan.
sa ngalan ng Amang, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hindi kailanman magmamaliw at magbabago ang aking katapatan sa iyo. Hindi kita mababayaan. Kaya nilalaga ko sa iyo itong mga aras na ito. Natanda ng aking pagpapahalaga, ng aking pagkalingam sa kapakanan mo. At ng ating magiging marami anak. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Nagano ha? Bawal ang basag. Tinatanggap ko ito at nangangako ako magiging katuwang sa wastong paggami ng ating kabuhayan. Okay. Sa katawan, na iyong ginawang maging lalaking babae yung kalarawan, ginawang puspos ng iyong pagpapada sa pagkapalibago at muli ko na patibay na kasama. Tinadalangin namin babaeng ito na si Megan na ngayon ay muli nakipagtipan bilang pagyak ng puso ni Lester upang sa pagkatuwan nila mabubuhay, ang iyong magkapata ay magbubaba. At sa pagkakaroon nila na maraming mga anak ay magkamit ng dakilang kalamanan. Makalamanawa sila ng iyong pagdulong hanggang pangailangan kalangalan. Sa pagsabit nila sa iyong kaharian sa kalangitan, sa pamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Okay. Sa kasama aming dasali, Ama namin, sumasalangin ka. Sabahin ang alam mo. Papa sa amin ang maharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa lahat. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Kawal mo kami sa aming mga sala para matawad namin sa kakasala sa amin. Pagkong mong mahitutok sa loob, bigyan mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpagpalaan ka rin ngayon tayo at ito si Lester Mendan na mapagmahal mo sa mga namin. Espiritu Santo. Amen. Okay. Congratulations. Congratulations. Okay. Sige. Kiss na muna ulit.
is Rafael Benavides for Emerson Media Floor, and I will be your host for today. Alright, so everybody is welcome. Yung po mga guests na doon pa sa labas, ano Nina, and Brenda, and Nina Mira. So, kaya hindi malapahan po natin yung parents of Brian. Dito sa tayo pa upo sa pagkakulahan. Hi, thank you. Ayan. And of course, the parents of the group, we have Don Ricardo Rigacho and Doña Asteria Rigacho. Ayan, palapahan din po natin. So, yun po yung parents of group. Dahil po tumahimik, para po tayo ano sa Panginoon Jesus Cristo. Masa ngayon, anak, kanto ang Panginoon sa Kristo, sarap po manila ka sa mga malaman na doon nyo po na sa pinakiriwang po sa ng aking pamaking kamag-asawa po, doon nyo po na sila po naman at hindi po magmahalan, magunawaan at magpatawaran. Manapili po sa bawat isa ang paghahari ng Panginoon. At ang lahat po ito ang may tinatas namin sa pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, sa tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Amen. Pana, anak, Kristo, Santo. Kilala niyo si Chinina? Ayan.
Ayan. Table, pag-anihan, tagal po ninyo. Ayan. So, umakit po kayo dito sa bandang kaliwa at lalo po ang tatong sala sa baon. Thank you.
Okay, so silipin na natin yung ating bawit. Ayan, nagulang na yan. Sila po yung ating pakasayo media sa ating gitna. At ako si Mr. and Mrs. Lester and Megan Ricacho. Palapakan natin lahat.
Marami sa puso ko, hindi kita kailangan kumpara kasi iniwan sa labas, diba? Ayan, hindi ko sa mga
30 pesos. And then, dun sa second part, dun sa sayaw-sayaw, yung may mga sabit-sabit, nakali ko yung mag-asawa ng total of 14,780 pesos. Ang total amount ng lahat is 38,220 pesos. And then, saan yung couple natin? Pesos, saradong sarado yan. So, isang sarado lang ating baon. Ang ang ating sumita, bilang panimula ng ating buhay mag-asawa. Esther, bumang-bumang tinanggap sa aking inita sa araw na ito at gagawin yun sa pagsisimula na ating buhay mag-asawa. Sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak, maraming salamat po sa inyong paglalo sa araw namin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa aming lahat sa internet mo na sila. Sa mga piliin ko, maraming salamat po sa pamilya ko na kahit na napakalayo na hindi kita makapunta dito sa aking Last Rising Engineering Production from Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa nakapunta ko sa atap. Sa kamag-anak at pamilya niya, maraming salamat po sa pagtanggap sa akin dito sa pamilya. Maraming salamat po. I'm the rest of the day. So once again, my name is Paul Villamor and good afternoon everybody. Thank you. I can taste this, the fear that love alone erases. So I'm back to the basics, I figure it's time I face this. Time to take my own advice, love alone is worth the fight. Love alone is worth the fight. And I never thought I'd come to this, but it seems I can finally feel numb to this. Funny thing about a name is you forget what the reason you were playing the game is. And it's all an illusion, a 21st century institution. And so I'm headed down the open road unknown. And we find what we're made of. Looking for the rhyme and reason. Are you born, why you leaving? What you fearing, what you believe in? Why you living and breathing? Why you fighting it and getting it?